asking. Yan. So what actually in Isaiah 58 verses, what it actually saying for us sa atin bilang mga Pentecostals, kasi napakahilig natin sa tinatawag na fasting. Kuminsan pa nga yung minsan sa may nagpo-promote ng isang program na meron tayong prayer and fasting, pero pag sinabing prayer and fasting, what is your goal? Ano ba yung ginugol mo, no? Ano ba yung tinatawag na objective? Bakit ka mag-conduct ng fasting? Okay? Kasi even in the Old Testament, makikita natin na ang fasting nila doon ay there is specific, merong specific na goal or objective bakit sila na magpa-fasting. Kaya nga, usually, ginagawa nilang kambal ng prayer and fasting. Okay? Marami ako naririnig na mga kasamahan natin na kapag ikaw daw ay nagpa-fasting, lalo ka ron napapalapit sa Panginoon. Okay? Is it really true? Talaga bang ganun nga ba talaga ang pangyayari? So kung talagang totoo na kapag may nagpa-fasting kay lalo kang mapapalapit sa Panginoon, bakit yung ibang sekta ng relihiyon nagpa-fasting din, sigurado bang napapalapit sa pila sa Panginoon? At kung napapalapit sila sa Panginoon, bakit hanggang ngayon ay Trinitarians pa rin sila? Diba? The more na napapalapit ka sa Panginoon, the more na dapat nakikilala mo ang Panginoon eh. Pero bakit, yung iba pa nga talaga mahaba rin ang fasting, pero bakit iba pa rin yung kanilang doktrina? Hindi ba dapat na lalo kang napapalapit sa Panginoon, mas lalo mong nakikilala yung Diyos na sinasamba mo, at lalo mong nakikilala kung anong klaseng Diyos ang sinasamba mo? Okay, so hindi lang naman tayo ang nagpa-fasting. So yan ay mga theory lang na kapag nagpa-fasting ka ay napapalapit ka sa Panginoon. Actually, sabi nga sa inyo, sa Book of Acts, nag-fasting sila for the sake na mapatay lang nila si Pablo. At hindi sila titigil ng fasting nila hanggat sila ay hindi nila nagagawa o natutupad yung kanilang objective. Okay, maging yung pare sa iyo, talagang kwentahan niya ang Diyos, no? Ako'y nagpa-fasting. Sabi niya, ako'y naging tapat sa ikapu. Pero bakit sabi ni Christ, hindi yan ang nakita niyang righteous dito sa loob, nagsasamba sa loob ng templo, kundi yung publikano na ang daming kasalanan, pero panahingi ng sorry. No? So, dapat pag-aralan din ng gusto kung ano ba talaga ang nagagawa ng fasting at ano ba talaga ang right attitude sa pagpapasting. Kaya sabi niya, David Bernard, some says that according to this verse, every yoke can be broken through fasting. Lahat ng mga pasanin o yung pabigat sa buhay ay pwedeng masira sa magitan ng fasting. Instead, the passage, kung tutusin, sabi ni David Bernard, kung tutusin, ang ibig sabihin ng passage na ito, speaks of the importance of right conduct rather than trying to earn favors through ceremonial fasting. So parang sinasabi ni David Bernard na ang fasting hindi nakakapag-earn ng favor. Sabi ko nga, talaga bang fasting yan sa Panginoon or hunger strike? Naalala nyo si yung dalawang kinontempt. They were contempt of ano, doon sa House of Representatives inquiry. Na si Badoy ba yun at saka yung isang si Ka Eric ba yun na hindi nagsasabi daw ng totoo ay kinontempt nila at ikinulong doon sa para kulungan ng
House of Representative at yung dalawa ay nag-hunger strike. So ano ba ang purpose? Bakit nag-hunger? Yung by, kasi yung fasting at saka yung hunger strike, pareho yung ginagawa niyan eh. Parehong hindi kakain niyan eh. Anong purpose nila? Para mapansin. Yan. To earn favor. Kung hindi man sa mga House of Representative, magkaroon sila, ma-earn sila ng favor sa taong bayan o sino mang namiminuno. Okay? So, minsan ganun din ang iniisip ng iba nating kasamahan. Ewan ko sa iba, lahat, hindi ko naman sinasabing lahat. Pero madalas nakakarinig ako na as if kapag ikaw ay nag-fasting, ay nakaka-earn ka ng favor sa Panginoon. Parang the more fasting that you conduct, the righteous you become in the eyes of God. The more you become favorable to God. Pero sabi nga ni David Bernard, hindi yan nakaka-earn ng favor. Okay? Sabi niya, instead, the passage speaks of the importance of right conduct rather than trying to earn favors through ceremonial fasting. If we read the entire chapter from the beginning, nung chapter 58 na ito, we find that God's people complain because they have fasted but He has not responded. Kaya nga, pag binasa nyo ng gusto yun, makikita nyo talagang yun nga ang reklamo na bakit hindi mo napansin yung aming paghihirap na ito. Yan. He explains the reason. So, in-explain ng Diyos ang reason doon sa Isaiah chapter 58. They have continued to sin by mistreating one another even while fasting. Instead of another physical fast with no spiritual transformation. Yan. So, kinakailangan talaga ng spiritual transformation. Okay. God proposes a symbolic fast of laying down sins. Yun, ang ibig sabihin noon. Ang totoong fasting ay yung kinugutom mo yung laman mo. Ito ha. Actually, ang humihila sa'yo sa paggawa ng kasalanan, yung laman natin. Kaya nga sabi sa Galatians, talagang magkaaway ang espiritu at ang laman, yung karnal natin. Eh nandito pa rin tayo sa karnal na katawan. So wala nang hinihingi nga ang laman na ito, kundi yung gumawa ng labag sa kaisipan ng Diyos. Okay. Eh gusto mo sanang sumamba, kaya lang sinasabi ng laman mo, tinatamad ako eh. Gusto mo sana magsimba, kaya lang sabi ng laman mo, inaantok pa ako eh. Yan. Gusto mo sana maglingkod sa Diyos, kaya lang sabi ng laman mo, gusto ko ng pleasure eh. Gusto mo sana mapalapit sa Diyos, pero sabi ng laman mo, gusto kong maglakwatsa, gusto kong mamasyal, travel. Yan. Gusto kong maging matuwid sa harap ng Diyos, pero sabi ng laman mo, gusto kong mga liwa eh. Yan. So parang sinasabi dito, ang tunay na fasting ay yung gutumin mo talaga yung hinihingi na laman. Ano ba hinihingi ng laman? Eh, hindi lang naman pagkain ang hinihingi ng laman eh. Worldly pleasure ang hinihingi palagi ng laman. So gutumin mo yan. Sabi nga ni Pablo, patayin nga ninyo ang mga sangkap. Patayin nga ninyo mga sangkap ng laman. Yan. So, yun ang ibig sabihin na sinasabi dito ni David Bernard, no? So, hindi lang ginugutom sa pagkain. Gutumin mo rin ang iyong laman sa mga bagay na gusto niyang gawin ng iyong laman. Okay? So, food ang hinihingi palagi ng laman, kundi mga sexual desire, yan, immorality, yan. Basahin nyo yung sa Galatians, yung mga tinatag na the carnality of the flesh. Yan. So God proposes a symbolic fast of laying down sins.
burdens, oppression, kasama yun eh, yung nag-o-oppress ng bubuli ng ibang tao, and bandages, and instead helping others, yun ang dapat nyong gawin. Sabi niya, the passage does not discredit sincere fasting. Okay. In order to draw close to God, but it is not an exhortation to more physical fasting. Okay? Okay, yung kaya para kay sa actually pag binasa nyo, kaya tinanong sila ng Diyos, ito ba yung fasting na hinihingi ko sa inyo, na pahirapan ninyo ang inyong sarili? Hindi ba ito ang fasting na gusto kong mangyari? Na yung mga nakakulong ay pakawalan ninyo, yun ninyo yung freedom. Actually, akala natin yung fasting na ginawa ni Christ ay ginawa niya lang yun nung pumunta siya sa wilderness, 40 days siyang hindi kumakain. On. But let us review yung sinabi ni Christ, yung kanyang anointing doon sa Luke chapter 4 at saka sa Isaiah chapter 58. Actually, yung sa Luke chapter 4, yung anointing niya doon is actually the fasting na sinasabi ng chapter 58. Okay. I'd like you to read. Okay. Basahin natin ang Luke chapter 4. Luke chapter 4. Okay. Chapter 4 verse ano? Verse 16. Verse 16 hanggang 19. Okay. Sinong gustong bumasa, no? Luke chapter 4 verse 16 hanggang 19. Okay. Pastor Joel. Luke 16 chapter 4 chapter 4 verse 16 hanggang 19. Hanggang 19. Yes, Okay, sa King James version po. Mm. And he came to Nazareth where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened, he found the place where it was written. Verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. And he had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. Verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. Okay, so kuntitin na natin dito. Wala kang mapansin na fasting dyan, di ba? Na salitang fasting. Pero yung sinasabi niya na yan, ay maliwanag yun ang fasting na hinihingi ng Diyos doon sa Isaiah chapter 58. Okay. So, para doon sa mga gusto nila yung Tagalog version ng ano, ng Luke chapter 4, sabi rito, chapter 4 verse 16, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga o araw ng Sabbath. Tumayo siya upang binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap
ang magandang balita to the poor. Sinugo niya ako upang ipahayag ang mga sa mga bihag na sila'y lalaya to set freedom sa mga nakakulong, no? At ang mga bulag na sila'y nakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Okay? So, yun ang kanyang anointing. Sabi, the Spirit of the Lord has anointed me with this mission. Yeah, parang ganun. Ito yung mission ko, kaya ako may anointing. Ang kanyang mission is what? To preach the gospel to the poor. Yan. Ano ba yung gospel? Magandang balita. Parang bigyan ninyo ng, bibigyan niya ng magandang balita yung mga mahihirap. Kaya kung ikaw'y mahirap, ito ang magandang balita na sasabihin ni Christ. Ano pa? Palayain ang mga bihag. Yan. Ang mga bulag, sila'y makakita. Now, buntahan ngayon natin ang Isaiah chapter 58. Okay. Natin. Isaiah 58. Okay. Anong gusto mo masa mula sa verse 1? Okay. Kung may mga Bible kayo, sundan nyo na lang ako sa aking pagbabasa. Okay. Sabi niya dito sa NIV, basahin na lang natin sa New King James Version para medyo nasa neutral tayong position. Okay. Sabi sa Isaiah chapter 58, cry aloud. Spare not. Lift up your voice like a trumpet. Tell my people their transgression. Sabihin mo sa aking bayan ang tungkol sa kanilang pagkakasala sa paglabag. And the house of Jacob their sin. So sabihin mo sa anak ni Jacob, sa batang sambahayan ni Jacob, ang kanyang mga kasalanan. Yet they seek me daily. Araw-araw, they seek God, no? And they like to know my ways. At talagang tuwan-tuwa sila, masaya sila malaman ang pamamaraan o ang daan ng Panginoon. As a nation that did righteousness and did not forsake the ordinance of their God, bilang isang bansa na gumagawa ng kakatwiran, at hindi nila tinatalikuran ang mga ordinansa ng Panginoong Diyos. They ask of me the ordinances of justice. They take delight in approaching God. Now, ito yung tanong nila. Baka sa ano, mga worshiper ito eh. They are worshiper, kaya lang sabing ganon. Eh sa verse 1, isigaw mo ang mga pagsalansang o pagkakasala ng sambahayan ni Jacob tungkol sa kanilang mga kasalanan. Kung tutuusin sa verse 2, hinahanap nila ako palagi. They seek me daily, araw-araw yan. At talagang gusto nang malaman ang aking mga daan. Okay. Bilang isang bansa, gumagawa sila ng tama din naman. At sila naman ay hindi nila tinatalikuran ang mga ordinansa ng Panginoon. At lagi sila nagtatanong kung ano ba yung mga kautusan ng righteousness or justice. They take delight in approaching God. Talagang masaya sila sa paglapit sa Diyos, ano? Okay. Tingnan natin yung sa magandang balita Biblia para mas makita natin yung translation niya.
Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta, ang kasalanan ng bayan ko sa o sa kanila'y ihayag. Sabihin mo, kasalanan nila. Sinasangguni nila ako araw-araw sa verse 2. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at si at hindi sumusuway sa mga tuntunin ibinigay ng kanilang Diyos. Kung bihingi sila sa akin ng matuwid na pasya, nais nila'y maging malapit sa Diyos. Okay. Verse 3. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Okay? So ibig sabihin, hindi pala porke nag-aayuno ay papansinin ng Diyos. Kasi dito nga, nagtanong din sila, bakit hindi mo pinapansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Yan. Sagot ni Yahweh sa verse 3 pa rin. Pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Pansarili lang yan. Okay? Kaya napakahirap na merong fasting na mangyayari at nag-usap-usap pagkatapos noong pag-aayuno na yon, kain tayo doon sa mga bulaluhan. Yun ang ating so nagkasundo, masaya yun. Pagkatapos ng fasting, nakakain tayo ng Batangas, bulalo ba yun? Batangas lumi. Wow, grabe. Okay. So, naging pakinabang. Okay. Kaya sabi nila sa verse 3, tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may na magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, itong sagot daw ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ng pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ayun. Kaya yung sinabi nga ni Christ noon, naparito siya, he was anointed para ano? Yan. Okay. Habang kayo'y nag-aayuno, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. At ang pag-aayuno ninyo sa verse 4, humahantong lamang sa karahasan, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-ayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko pakikinggan ang inyong dalangin sa akin. So, kaya, ibig sabihin, kapag merong tayong fasting, dapat usisain din natin yung ating sarili. Sino ba ang makikinabang ng ating pag-aayuno na ito? Sabi ng Diyos sa mga Israelita, ang makikinabang yan, sarili mo lang, hindi talaga makikinabang ang ibang tao. Yan. Kaya kung re-reviewin natin yung sinabi ni Christ, na hindi man sinabi yung salitang fasting, pero yung kanyang mission, sa Luke chapter 4, yung kanyang mission, yung kanyang anointing has something to do with for the benefit of other people rather than for himself. Yan. Okay. Yes, verse 5, nagtanong ang Diyos sa kanila, ganyan ba ang pag-aayuno ng aking kaluluguran? Is it the kind of fasting that I am delighted? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Porke ba nag-aayuno na? Ibig sabihin, humble ka na? Humble na ba yan? Yan. Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? Yan bang, hinihingi ko sa inyo? Mag-yumuko kayo lahat dyan? Tulad ng damong hinihipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo, yan bang hiningi ko sa inyo? Yan. Puro palabas yan eh. Parang sa tingin ng Diyos, puro palabas yan. Puro, pakita lang siya. Pag-ayuno na bang tawag ninyo dyan? Isang araw na kalulugod kay Yahweh? Yan. Okay, eto. Verse 6. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Ayan.
Ganitong pagayo ang gusto kong gawin ninyo. Verse 6, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Yun ang sabi guys. Naparito ako upang palayain o magpahayag ng kalayaan ng mga nakabilanggo. Yan. So sabi niya, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagay ninyo ang tanikalan ng inyong mga inalipin. Okay. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Okay, yung kanilang yoke, yan ang gawin ninyo. It must be for the benefit of others. Yan ang gusto ko. Hindi mang, kumbaga sa let's say kumakain ka, pero ito yung ginagawa mong misyon. Merong kang tinatrabaho for the benefit of the poor. Kaya sabi niya, I was anointed to preach the gospel to the poor. Eh, sino ba ang madalas kinukulong? Sino ba madalas inaapi? Yung mga mahihirap. Sino ba yung madalas na ginagawa ng kalokohan? Yung mga mahihirap. Okay? Kaya to preach the gospel to the poor. Okay? Kaya palayain sila. Okay. Okay. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. At ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Yan ang pag-aayuno. Kung ikaw ay nagpapasarap sa tirahan na yan, kaya kung titinan ninyo mga pastors, kung titinan ninyo, yun ang nangyari sa apostolic. Ano ba nangyari sa kanila sa chapter 3, chapter 2? Nandoon na ibinenta nila ang kanilang mga ari-arian at pinamahagi sa mga mahihirap. Kaya sabi doon, wala naghihirap sa kanila sapagkat tinugunan ng kanilang gawain bilang mga apostol ang pangangailangan ng mga kapwa nila. Kaya doon daw sa lugar na yun, sa chapter 2 na yun, ay walang itinuring na nangangailangan kasi lahat ay supplied. Okay? Yun ang sinasabi dito. So nag-ayuno sila in the sense na based sa Isaiah chapter 58. Kaya nga ganun din ang sigaw ng John the Baptist nung siya ay nangaral ng dumating na ang araw ng tinatawag na magpagbibinyag at dumating yung mga tao, kami gusto na namin papagbibinyag, sabi ni John the Baptist sa chapter 2 yata yun ng Lucas pa rin yun, no? Sino naglagay sa inyo para makatakas sa parusa ng Diyos? Nakahanda ng kutulin ng panakol ang puno na yan. Kaya nagtanong yung mga tao, anong gagawin namin? Ano sabi ni John the Baptist, pakanin ninyo yung walang pagkain, damitan ninyo yung walang damit. Tapos ang tanong ang tax collectors, anong gagawin namin? Huwag kayong maningil na sobra. Sabi gano'n. Yung mga kawal, gano'n din. Kami, anong gagawin namin? Huwag kayong kumuha ng marahas. Magkasya kayo sa inyong mga sahod. Yan. So, huwag kayong magbibintang. So, ibig sabihin, it is a form of It is a real form of fasting sa mata ng Diyos na kinalulugdan niya. Hindi yung, magsuot kayo ng sa verse 7. Yun nga. Sa verse 7, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, ang mga walang tilahan ay inyong patuloyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at mga nangangailangan kamag-anak ay huwag kayong magkakait. No? Verse 8, kung magkagayon, kung ganyan ang gagawin ninyo, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan, mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. Ibig sabihin, talagang hindi pa kayo nakakarating sa ibang lugar, pero kilala na yung inyong mabuting gawain. Kalat na. Katulad kanina, yung bumili ng aking libro, nung pinakilala ni Pastor Mario Villanueva sa kanila na ito pala si Pastor Absalud, yan ang dating naming teacher, sabi ni
Pastor Martinez, sabi niya, asa ba si Absolute? Madalas siyang ikikwento sa amin, no? Sarap pakinggan, no? Madalas siyang ikikwento, siya pala yun. Tapos ang ginawa niya, inabangan niya ako, bumili ng 2 libro kasi gusto niya talagang matuto. Okay? Yun ay anak na mismo ni ano yun na gusto pa niyang matuto. Yan. Kaya bumili pa rin siya. Kaya sa pagdating sa General Conference, mag-aabang pa rin daw siya doon at titingnan niya kung ano pang mga librong para mapakinabangan lang. Talagang parang bigla siyang nauhaw sa mga binitawang salita. No? Praise God doon na talagang natutuwa ako sa ating Diyos. Sabi nga nito, verse 8, kung magkagay sisikat ang liwanag sa inyo, matutulad kayo sa buong liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kasugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ng Diyos ni Yahweh. Verse 9, sa araw na iyon, biringgin ni Yahweh ang inyong langin. Okay, sa lahat ng fasting, ito yung may pangako talagang pakikinggan niya yung dasal mo na. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Yun. Okay, ibig sabihin, sa lahat ng fasting na sinasabi ng Biblia, ito yung may pangakong sasagutin ka agad ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Bakit? Kasi araw-araw nagpa-fasting ka eh. Hindi lang 40 days. For the rest of your life, lagi kang tumutulong sa mga mahihirap. Lagi mong tinutulungan yung mga api. Lagi mong binibigyan ng damit yung mga walang damit. Tumutulong ka sa mga nangangailangan. So, kapag yun ay naging lifestyle mo, eh, umbaga sa ano, everyday ka pala nag-aayun. Okay? Kaya sabi nga, kapag nangyari ito, sa araw na iyon, diringgin na Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako, here I am. Kapag itinakwil ninyo ang pag-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Yan. Okay? So, kasi yung mapang-api, ayon ng Diyos yun. At yung maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kaya kasama sa Ten Commandments, ano, huwag kayong magbibintang. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Kasi ayon ng Diyos na nagbibintang tayo. Kaya yung mga marites na yan ay problema. Okay? Kapag, verse 10, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Verse 11, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh o ng Diyos at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. So kahit nandun ka pa sa kawalan, wilderness, sa lugar na kung saan wala kang malalapitan, magbibigay agad siya ng mga tulong sa iyong pangangailangan. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang harding na ano, na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Okay. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Okay, kung mapapansin ninyo, at magiging, sa verse 11, at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Okay. Sa that is in verse 11 sa New King James, and sabi sa verse 11,
ay the Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Okay. Gusto ko kayong tanungin. Naalala nyo ba yung salita sa aklat ng John na hindi ba mayroong pagkakahawig ito doon sa aklat ng John na ano? You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Anong naalala ninyo dyan? Kung pag-aaralan natin yung parallelism, anong naalala ninyo dyan na parang magiging kang isang tulad na isang bukal ng tubig na hindi nawawalan ng tubig? Meron kayong naalala dyan? Nabilanggit yun? Kapag ganito nangyari, you will be like, ano, you shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Anong pagkakaintindi niyo dyan sa application ni Christ sa New Testament? Meron ba kayong naalala dyan? Okay. Dali, tingnan ko. Okay. Pastor Joel? Prof, try lang po. Parang yung sa Psalms chapter 1, verse, ano po ba yun na yung sabing, you shall be like a tree planted by the rivers of water. Connected po ba yun doon? Parang... O, pwede rin. Kasi doon sa sinabing patulad kayo ng isang hardin na laging ano, nadidiligan. Pero may bilanggit pa rin na para kang isang bukal na tuloy-tuloy ang tubig na hindi ka natutuyo. Prof, try po ulit. Connected or related po ba siya doon sa sinasabi ni Jesus Christ na out of your belly shall flow all the rivers of living water? Yun. Tapos anong tuloy na sinabi niya doon? Sa chapter ano yon? Chapter 3 ba yon? Hanapin ko po. Okay. Sa chapter 3 ba yun? Chapter 4? Chapter 7, verse 38 po. Ano sabi? He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Okay. Katapos, ano yung susunod na verse? Sa verse 39, but this spake he of the Spirit which they had that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Yeah, okay. So may kinalaman sa anyon? Holy Ghost outpouring po. So may kinalaman yun sa Holy Ghost? Nakita ninyo yung paggamit ni Christ ng talatang yon sa chapter 58 na in application para doon sa tinatawag na Holy Ghost. You see? Ang sarap pakinggan nun, di ba? Ano nga chapter yon? Chapter 7? Yes po, John chapter 7 po. Verse 37, yun ba? Doon ba yun? Chapter 7, verse? 37 and 38 po. 37. Diba? On the last day, the great day of the feast, is he who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit whom those believing in him would receive. Yan. So, ibig sabihin, ang isang palatandaan din na talagang totoong Holy Spirit yung tinanggap ay ito, hindi ka nauubusan ng mga words of
mga salita na talagang makapagbibigay buhay sa ibang tao. Bakit? Kasi you continue to believe in God. Okay? So, kung titingnan natin sa tinatawag na interpreting the scriptures based on parallelism, yan, nakaparallel yun doon. So, yung hindi natuto yung tubig mula doon sa spring of water, it means the Holy Ghost. Papatnubayan ka ng Holy Ghost kapag yan ang ginawa mo. Kaya sabi ni Christ sa Luke chapter 4, the Holy Spirit is upon me. He has anointed me. Yan. Kaya patuloy yung anointing kay Jesus Christ ng Holy Spirit kasi ginagawa niya yung tinatawag na style ng pag-aayuno na kinalulugdan ng Diyos. Hindi yung basta, hindi ako kakain ngayon. Magbilangan tayo ng ilang araw. Okay, patagalan tayo. Ayan, palulungkutin ang muka para masabing may ayuno lang. Okay, hindi ko naman sinasabing mali yun. Pero hanapin natin yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Yung talagang may pangako siya na kapag ito ginawa mo, ay talagang 100% sasagutin ko ang panalangin mo. Tingnan niyo yung panalangin ni Christ doon sa kay Lazarus, ano? Doon sa aklat ng John 11. Noong ipinagdasal niya si Lazarus. Anong sabi niya, no? John 11 verse 41. Anong sabi niya dyan? John 11 verse 41. Before he raised up Lazarus, ano? Ano yung dasal niya sa kanyang ama? Verse 41. Okay. Sino yung nagtaas ng kamay? Okay, Myra, anong sabi doon? John 11 verse 41. John 11, 41? Wait lang po. Yes. Oh. Kasi naka-off yung ano ko eh. Mm-hmm. Saan ba yung anong version? Wait lang po. Okay. Masarado. John 11, 41. Bago niya, then panalangin niya. Bago, yan, sige. John chapter 11, verse 41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always, but because always? Of the people. Always. So sabi niya, Ama ko, sabi niya, lifted up his eyes and said, Father, I thank you. Nagpapasalamat na pinakinggan mo ako. Actually, hindi pa niya binubuhay si Lazarus. Sinabi na niya eh. Ginawa na niyang past tense agad yun, na pinakinggan mo ako. Kumbaga sana hindi siya nananalangin, Lord, makinig ka na sana sa akin. Pero ang sabi niya, ganun si Christ, ano? Sigurado siya eh. Pinakinggan mo ako, sabi niya, past tense yun. Verse 42, and I know that you always hear me. Lagi mo akong pinapakinggan. Kasi nakita ninyo na kapag sinunod natin yung tunay na ayuno na hinihiling sa atin ng Diyos, sabi niya, tulad ka ng isang taong meron tinatawag na continuous flow of living water na itinutumbas iyon ni Christ sa bilang isang taong may banal na espiritu, no? Hindi siya nauubusan. At sabi nga doon sa Isaiah 58, kapag nanalangin ka, sure yan, pakikinggan kita.
At kapag tinawag mo ko sa panahon ng pangangailangan mo, ano sabi niya? Sasabihin ko sa iyo, here I am. Grabe. Kaya sa totoo lang, no? Nung ako, kaya lagi kong inuulit sa inyo bilang patutuo ko. Nung ako ay nagkaroon ng sakit, nananangin ako sa Diyos. At ako'y malaking tiwala. Hindi ako talaga nag-aburido. Hindi ako sabi natin, nag-panic o na-depress dahil kinakailangan magamot yung aking kidney. Hindi ko naramdaman yun sa aking sarili. Bakit? Sapagkat yun na nga. Ang aking motive palagi pang nagtuturo sa inyo. Gusto kong itayo yung inyong mga wasak na kaisipan. Kaya ako kayo tinutulungan ng ganito. Gusto kong ayusin yung inyong interpretation sa Bible. At gusto ko talaga mapalapit tayo ng Jesus sa salita ng Diyos. Makilala natin siya na gusto. Kaya ako naniniwala na hindi talaga ako pinababayaan ng Diyos. Let's say, namatay pa rin ako halimbawa. Pero ito yung kamatay mahal, sinasabi ni Pablo na masarap ang mamatay sa piling ng Diyos. Masarap yung mamatay na mamatay ka para sa Panginoon. So hindi ibig sabihin ang pag namatay ka ay ibig sabihin wala. Kasi may problema siguro sa iyo. Hindi. May dalawang klaseng kamatayan. May namamatay dahil sa kasalanan, dahil sa paghiwalay niya sa Diyos, at may namamatay para sa Panginoon Diyos. Kaya sabi ni Christ, mapalad ang mga taong ang mamatay para sa akin at sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun din ang sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego nung sila ay ilagay sa matinding init na apoy. Ano sabi nila? Masunog man kami o hindi, pero hindi kami bibitaw sa aming Diyos. See? So yun siya, no? Na sinasabi dito sa dasal ni Christ. Sure siya, 100%. You always hear me, Lord. Pa? Kaya kumbaga sa ano, kapag si Christ ang nanalangin, 100% sure. Kaya nga wala tayong mabasa nung sa mga ginawa ng mga alagad sa Book of Acts, wala tayong mabasa na nabigo sila sa paglapit nila sa Diyos. Pero sa atin, maraming maririnig kang mga kabiguan kahit na sabihin na natin na member siya ng ating organization. Kaya nga kung dito sin pansinin ninyo, kapag naghahanap tayo ng mga taong magbibigay patotoo sa Diyos, danas na, palagi ko sa inyo rin, meron bang gustong magpatotoo sa ating Diyos sa oras na ito? Halos walang tumatayo. Bakit kaya? Bakit kaya konti? Bakit hindi lahat tatayo? Siguro may problema. May problema na wala silang maikwento. Kasi nga, mukhang hindi yata dinidinig. Sana mali ako. Ang sabi ko, sana mali ako. Pero kung ikaw ay talaga ginagabayan ng Diyos at talagang nasusunod mo yung mga bagay na nalulugod ang Diyos, pag may nagsabing meron bang gustong magpatotoo, ay siguradong tatayo ka. Kasi alam mo na ikaw ay talagang nararamdaman mo. Hindi lang yung presensya ng Diyos, hindi lang yung kilos ng Diyos, kundi nararamdaman mong meron kang matatakbuhan na talagang kikilos ang Diyos para sa iyo. Okay? Pastor Joel? Prof, nakakatawa nga po minsan eh, yung iba mga nagpapatotoo. Ako pinagpapatotoo dahil parang sabi niya, sabi po nila, papasalamat ako sa Panginoon dahil may mga gumaling dahil nung pinanalangin ko, parang ang namamagnify po yung ginawa niya, hindi yung ginawa ng Diyos. Yes, so parang gano'n po. Nakapakilig po, yata ako yun ang mga ganyan. Parang ano. Yan, parang nakukuha nila yung credit. Yes po. Yes, humaba ng humaba po. Kumwento ng kumwento. Ito, ganito, ganyan. Pa din detalye. Nag-fasting kami, ganyan. Parang yung ginawa pong effort nila. Kumbaga na less po yung glory na dapat sa Lord. Kumbaga parang na-magnify yung mga ginawa nila. Na which is hindi po ganun.
ito pa nga matindi, Joel, no? Ito pa nga matindi, Pastor Joel. Ang kwento lang nila yung may nangyari. Pero hindi nila kwento yung pinagdasal nila pero namatay din. Palagay ko naman, marami sa ating pastor na pinagdasal yung tao may sakit pero in the end patay. Pero bakit nila kinikwento yun? Pero kay Christ, parang kumbaga sa ano, kaya nga hindi nila kinikwento yun kasi parang lalabas na hindi palaging sumasa kanya ang Diyos. Pero kay Christ, iba eh. Lagi mo akong pinapakinggan. Hindi pa nga niya binubuhay si Lazarus. Yung bitaw na niya salita na, salamat Panginoon at ako'y pinakinggan mo. Pero hindi pa niya binubuhay si Lazarus sapagkat lagi mo naman akong pinapakinggan. Bakit niya nasabi yon? Kasi nga ginagawa niya yung ayuno doon sa chapter 58 na sinasabi niya yun ang kanyang mission actually sa Luke chapter 4. You see? Kaya sabi nga eh, yun ang gawin natin. Tumulong kayo doon sa mga talagang sabihin na natin na wala. Makikita ninyo na hindi ka rin pababayanan. Asigurado ko. Kaya sabi nga, no? James chapter, ano ba yun? Ang tunay na relihiyon at malinis sa harap ng Diyos. Yung mga dinadalo ninyo, ang mga ulila at mga balo sa panahon ng kanilang kagipitan at nananatiling malinis sa sanlibutan. See? Yun daw ang tunay na relihiyon. Tandaan nyo, ha? Okay. Yung matulungin ka sa mga taong powerless. Okay? So, kaya dito, inayos si David Bernard yung interpretation hindi lang ng ibang mga tao, kundi yung interpretation ng iba nating kasamahan na akala nila ang Isaiah chapter 58 ay sabi nga eh, may kinalaman lamang daw ito sa pag-break ng every yoke sa mga tao. Yeah. But actually, sabi din David Bernard, it has something to do with the importance of right conduct rather than trying to earn favor. Actually, sabi nga niya ng Panginoon, hindi yung pahirapan ninyo yung sarili. Maghihiga kayo dyan sa abo at sa sakrot na yan. Yung magyuyuko kayo dyan maghapon. Ang hinahanap kong pag-ayuno ninyo, yung mga bagay na makikinapang, yung mga mahihirap, yung mga walang tumutulong sa kanila. At ang sabi, at ikaw ay tulad ng isang liwanag na sisilang ang liwanag sa iyo. Ah, grabe. And indirectly speaking, at ang Holy Spirit hindi bibitaw sa iyo. You'll be like a flowing spring na hindi matutuyo kailanman. Hindi ka nabibili ng mga pang-preaching sapagkat ikaw mismo tuturuan kita kung anong ipre-preach mo. Hindi yung general conference, bibili ka ng pang-preaching. Ubusan ka na ba? Sabi ko na sa inyo, sa totoo lang, nung una, bumibili ako ng pang-preaching. Pero when I received the Holy Spirit, that's the time na ang dami kong nagagawang preaching without even consulting yung tinatawag na mga preaching ng ibang tao. Nakakakuha lang ako ng idea, hindi dahil sa talagang wala sa akin yun. Nakukuha yung idea kasi ginagawa ng Diyos is lalo lang niyang napapalawak. Okay? God can use anything para mabigyan ka ng tulong palagi sa iyong isip. Okay? So, napansin ninyo, no? Yung binabanggit ni David Bernard. So, Jeremiah chapter 12, verse 9. My heritage is to me like a speckled vulture. Jeremiah chapter 12, verse 9. An old gospel song, the great speckled bird, applies this verse to the rapture of the church. Yan. Yung iba, ina-apply nila yung Jeremiah 12, verse 9 sa tinatawag na yung rapture of the church. Instead, it is a picture of the sinful nation of Judah receiving divine judgment in the form of attacks by surrounding nations. Yun actually ang context, no?
Hindi yan tungkol sa rapture. It has something to do with the sinful nature of Judah receiving divine judgment in the form of attacks by surrounding nations. Aatakihin talaga siya. The bird or God's heritage, Judah, is attacked by other birds because of its speckles. Ezekiel 37 verse 4. Ito, yung madalas itong ginagamit sa preaching school sa mga patay na kalansay. Okay, tingnan natin. Prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Ezekiel 37 verse 4. Palagi ko, ibasahin niyo dito na i-preach na ito eh. Pero tingnan natin, anong pananaw ni David Bernard? Some suppose that the resurrection of the dry bones refers to the bodily resurrections of saints. But according to verse 11 hanggang 14, it refers to the restoration of the nation of Israel. There is a principle of renewal and restoration that can apply to God's people generally. So it has nothing to do with the resurrections of the saints. But it has something to do that God, kahit na patay na yan, kahit na kalansay na yan, God can still renew and restore us. Yan. Yep. Lalo na pag sinabing kalansay na yan, wala na siyempreng laman yan. Ano pa pag-asang mabuhay niya? Pero dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pwede pa rin niyang lagyan ng laman niya. I-renew ulit yan at i-restore sa harap ng Diyos. So, renewal and restoration. Okay? So, wala yung kinalaman sa tinatawag na resurrection of the saints. Okay? So, katulad din natin nung araw sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, matagal na tayong patay sa kasalanan. Yun ang sinasabi sa sa Romans chapter 2 yata yun. Okay. At matagal na tayong patay sa kasalanan. Kung tutusin, yung ibang mga kamag-anak natin, ang tingin sa atin, wala nang pag-asang magbago yan. Actually, ganun din ang tingin sa akin ng magulang ko nung araw. 10 kami magkakapatid. Kapag nagsalita ang nanay ko at nagkwento sa ibang mga tao, ano sasabihin niya? Yan si Pepito, kasi Pepito ang tawag sa akin. Yan si Pepito, sa lahat ng anak ko, yan pinakawalang hiya. Pinakamadamot yan. Pinakawala ng pag-asang magbago yan. So yun na talagang pananaw sa akin. Okay. Kumbaga sa ano, sa tingin ng nanay ko, wala na. Hopeless case. Ito si Pepito. Pero alam niyo, sa totoo lang, nung binago ako ng Diyos, nag-iisa akong UPC. At yun na nga. Kaya sabi nung nanay ko bago siya namatay, sabi niya, alam niyo, ito si Pepito na to. Kung meron mang kapatid ninyo na masasabi kong naipagmamalaki ko, walang iba kundi si yung kuya nyo na yan, si Pepito. Pero bago siya nalagutan ng hininga, talagang ang inyong lingkod ay ginamit ng Diyos para mabigyan siya ng maayos na pagpa-hospital. Nagkasad doon na siya namatay sa hospital. Nagkaroon siya ng cancer sa liver. Hanggang sa naipalibing ko siya ng maayos sa Loyola. Okay. So, baga sa ano, binago talaga ng Diyos ang buhay ko. Okay? So, yun siya, no? Yun ang ibig sabihin, God can still renew us. Renewing us every day. It has nothing to do with resurrection of the saints. Kundi yung capacity ng Diyos, yung capability niya, na kahit napatay na yan, kalansay na yan, bagas ano, wala na yan, kalansay na yan. Kung kay Lazarus nga, sabi ni Martha o ni Maria kay Jesus Christ, Lord, 4 ng patay yan. So, hindi mahirap sa Diyos yan. May laman pa yan. Pero, isang tawag niya lang. Tumayo si Lazarus. Okay? So, yun siya. Ezekiel 37 verse 20, ang sabi dito, and the sticks on which you write will be in your hand
before their eyes. Ginagamit ito ng mga Mormons. Sabi ng Mormons teach that the two sticks in this passage are two scrolls. Two books, dalawang aklat that are united in one purpose, namely the Bible. Yun ang interpretation ng mga Mormons. And tsaka yung the Book of Mormon. So yung Bible at tsaka yung Book of Mormon, pinagsawa, pinag-isa. Yun ang kanilang interpretation sa Ezekiel 37 verse 20. However, verse 19 states that the two sticks represents, yan. Walang kinalaman yon sa walang kinalaman yon sa dalawang aklat na pinagsama, yung aklat ng Bible at saka yung aklat ng Mormons. Kaya sabi ni David Bernard, reading verse 19 states that the two sticks represent the two Israelite kingdom, Israel, Ephraim at saka yung Judah. Like the first part of the chapter, verse 21 hanggang 28, speaks of the restoration of Israel, with verse 22 specifically stating that they will no longer be two nations but one nation. Isang Judah at saka Israel. Ang Judah talaga ang siyang sinasabi nga, dyan manggagaling ang tagapagligtas. Okay, kaya nga yun din ang mystery of the church sa Ephesians, aklat ng Ephesians, na darating ang araw, magkakaisa na ang Gentile church saka yung Jewish church. So kaya tayo na isama ngayon dito because of the mystery of the church dito sa pag-unite ng Diyos. Kaya sabi doon, wala ng Gentile ha, wala ng Grego, wala ng Hudyo. Lahat ay iisa sa Panginoon. Yan. So, bagamat ito ay kwento sa Ezekiel, but in application sa New Testament, this is also the mystery of the church na sinasabi ni Pablo sa Ephesians. Okay? Now, we go now to Mark 16. 18. Oh, naalala ninyo yung pag-usap natin sa Mark 16. Actually, Mark 16 verse 9 hanggang end of the verse. Issue yan. Issue in a sense na maraming nagque-question whether it is written there, it must be written there, or included sa Book of Mark, or it is just an addition. Ang tawag doon is textual problem. Okay? Verse 18, they will take up serpents, yan. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Okay. Some people teach that this is a command to handle poisonous snakes as a sign of faith. Yan. Yan ang nangyari doon sa kwento ko sa inyo na sa Texas yata yon. Akala nilang application nito ay yung para mapatunayang may pananampalataya ka sa Diyos, talagang ikaw mismo hahawakan mo yung poisonous snake. Okay, pero maliwanag pag binasa nyo naman talaga, okay, hindi naman inuutusan na para patunayan mo yung faith mo, hawakan mo talaga yung poisonous snake, kundi kapag yan eh nahawakan mo, o kaya talagang kasama talaga sa panliligtas. Talagang hinawakan mo yung snakes, hindi for the sake of tinatawag na proving how faithful you are, how great is your faith. Hindi ganun, kundi wala kang magawa eh. Kumbaga sa ano, nandiyan yung snake, and then nandiyan yung mga tao na mukhang tutuklawin. Kapag hinawakan mo yan, not for the sake of showmanship, but for the sake of your faith, dahil nga sa katatakot ng taong, mga taong ito sa snake na yun, at iyon lang ang tanging paraan para hindi sila matuklaw. Kumbaga, kapag iyan ay hinawakan mo, ay hindi ka malalaso niyan. Kapag ikaw ay uminom ng lason, not for the sake of showmanship. Actually, dyan na natalo yung mga kasamahan nating Kristiyano laban sa Muslim. Bakit? Sabi nila, sabi ng mga Muslim, okay, so naniniwala ka sa salita ng Diyos yan.
Okay. So, nandito ang lesson. Sabi kasi sa, yan, kinukote yung Mark chapter 16 verse 18. Diba? Sabi sa inyong Biblia, kapag uminom kayo ng lason, eh, hindi kayo malalason, hindi kayo masasaktan. O ito yung lason, inumin mo. Eh dahil hindi naman marunong sa tamang interpretation yung Kristiyanong kalaban sa debate, sumuko, ayaw niyang inumin yung lason. Okay? Pero let's say, sa akin ginawa yon. Okay? Ano sasabihin ko? Hindi sinabi sa Bible na pag inom lang lason is for the sake of showmanship. Ito ha, inom ako ng lason, ha? Hindi ako maano, hindi ganun. Kundi kapag nangyari na may bagay na hindi mo naman sinasadya at may nainom ka na may lason because of your faith, walang epektong masamang mangyayari sa iyo. Yan. Kumbaga sa ano, yun kasi ang tukso ni Satan eh. Kay Jesus Christ. Di ba may hula sa Bible? Kapag nahulog ka, ay sasaluhin ka ng mga angel. Kaya ito, magpatihulog ka. Tingnan natin kung talagang sasaluhin ka ng mga angel. Ano sabi ni Christ? Okay. Huwag mong tutuksoy ng Panginoon mong Diyos. Okay? Ano ibig sabihin doon? Hanggat maiwasan mo, umiwas ka. Ngayon, kung nahulog ka out of accident, doon tutulong ang Diyos. Pero ikaw mismo magpapatihulog, ibang usapan yun. You are already tempting God. Pag sinabing, you are already testing our God kung totoo siya. Hindi ka, no? Gagawin lang ng Diyos yung kanyang papel kapag ka yung mga bagay na yun na hindi mo sinasadya. That's a time na may mangyayaring milagro. Okay, hindi yung pwede ka namang makaiwas, sinasadya mo na lang palagi. It's a way of testing our God or tempting our God. Kaya sabi ni Christ, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Okay? So, yung sa Mark chapter 16, hindi yan sinasabi ni Kristo for the sake of showmanship na para ipakita mo yung matinding faith mo. Kaya ano nangyari doon sa Texas? Tinuklaw. At pinagbawal na sa Amerika, malaking bahagi sa Amerika na hindi na pwedeng ihalo sa pag-worship nila yung paghawak ng mga poisonous snake. Kasi, nami-misinterpret nila na akala nila patutunayan nila matindi ang kanilang faith sa magitan ng paghawak o paglapit sa mga poisonous snake. Okay? Because that is a wrong interpretation. Yung sabi niya rito, again, some people teach that this is a command to handle poisonous snakes as a sign of faith. This statement is not a command but a prediction, however, kasi pag nahawakan mo, so prediction to, predictive. The same verse promise divine protection in case of poisoning and divine healing. In other instances, does it seem that the poisoning or sickness is intentionally acquired? So hindi naman siya, sabi rito, in neither instances, wala doon. Sa mga instances na yun, na pinapayagan ng Diyos na intentional ang gawin mo. We should understand the reference to a snake as a similar promise of divine protection and healing in case of accidental exposure to a snake bite as in Acts chapter 28 verse 6. Okay, naalala nyo na nahawakan ni Pablo. Kasi lumapit yung snake doon sa apoy yata na yun na hinawakan niya, tinaboy niya. Sabi ng iba doon, siguro mamamatay na yan kasi tutuklawin ng ahas yan eh. Pero pinagpaglang ito ni Pablo, no? So there is a possible spiritual application as well. Protection from spiritual forces of evil. Okay. John 10:16. And other sheep I have which are not of this fold. Meron pa akong ibang mga tupa sa ibang mga kawan. Anong interpretation ng Mormons? Mormon teaches that Jesus preached to Native Americans after departing from Palestine. So nakita ninyo, no? Ang mga Mormons, nagtuturo sila na si Jesus daw, mula nung umalis na siya sa Palestine, sa lugar na kung saan doon sa Acts chapter 1, ay umakit na siya. Hindi pa raw nagpunta agad sa langit, nagpunta pa raw sa doon sa mga Indiano, sa mga Native Americans, no?
at doon daw nangaral. Subsequent words of Jesus as well as the fulfillment in the apostolic church show that Jesus referred to the Gentiles who joined Jews in the church in Acts chapter 1 verse 8, in 11 verse 18. When Jesus ascended, umakyat na sa langit, he went to heaven. He did not go to the Americas. Yeah, yan ang problema eh. Yeah, kaya nga kapag hindi natin binabasa yung literary context, yung pagkasunod-sunod ng kwento, kasi nangyayari, pinagpuputol-putol, tumatalon, may nilalaktaw ang mga talata kasi nga hindi nga uubra yung kanilang sinasabi. So tumatalon ng talata, imbis na continuous ang reading, talon ng talata, may iniiwasan, may nilulundagan. Kasi kapag hindi nila nilundagan, eh lalabas nga naman na parang mali sila. Actually, ito nga yung nangyari. No? Alala niyo yung madalas sinasabi ng mga kasamahan natin na work out your salvation with fear and trembling ba yun? So, hindi lang na pinagpatuloy doon sa verse 13. Chapter 2 yata yun ng Philippians, no? Work out your salvation, okay, with trembling and fear. Pinutol na doon, hindi na sumunod doon sa bumasa, biglang huminto. So para lumalabas nga naman na kaya mong i-work out yung salvation. Kaya kahapon, yung binasa natin doon, sabi nga, binabasa natin kahapon based doon sa mga sinasabi ng mga critics sa Bible, yung susunod na verse, makababasa natin na actually, hindi mo naman kakayaring i-work out lahat yan, malibang ang Diyos mismo ang kumilos sa'yo. Siya yung gumagawa lahat ng paraan para ma-motivate ka, para gawin mo yung mga bagay na makalulugod sa Diyos. Hindi mo kakayanin mag-isa without the help of God. Okay? So, how can you work out? Saka yung work out your salvation, hindi ibig sabihin work out to be saved, but work out your salvation. Ibig sabihin, ligtas ka na eh. So, i-maintain mo na lang siya. Work out your salvation. Hindi sinasabing work out to be saved. Kundi work out your salvation. Nandiyan yung salvation mo. Na-receive mo na. Kailangan mo na lang i-maintain yun. I-work out mo na lang yun. Yan. Kaya nga, pag binasa din ninyo yung 2 Peter chapter 1, yung faith na kailangan mo, sinupply na lahat ng Diyos yun. Binigay na yun sa'yo. Kaya pagdating sa chapter 5, pag-ibayuhin mo na. Yung baga sa ano, improve mo na. Therefore, sabi nga nun, add to your faith. Yan. Kasi yung faith na yan, binigay na sa'yo ng Diyos. Ngayon, dagdagan mo na lang. You see? So, yun siya. Kaya, sa literary context, titingnan ninyo yung context. Huwag kayong basta-basta puputol ng talata. Kundi tinignan ninyo yung literary context, yung paano yung pagkasunod-sunod ng kwento. Para hindi tayo mailigaw ng sino man. Okay. John 12 verse 32. And I, if I am lifted up from earth, will draw all peoples to myself. Some use this verse in reference to demonstrative worship. Yan, ginagamit lang kapag ako'y itinaas na mula sa daigdig, palalapitin ko lahat ng mga tao sa akin. So kadalasan ginagamit din ito natin sa worship na we have to to raise up lagi in Jesus para na sa ganun ang mga tao ay magsilapit kay Jesus. Lagi nating iangat si Christ, okay? Pero ang layo noon, hindi ganun 'yun. Ano sabi doon? But Jesus gave the interpretation in verse 33. This is said signifying what by what death he would die. Yun, may kinalaman pag sinabing kapag ako'y inangat na, palalapitin ko sa mga tao, yung salitang inangat na, okay, ang kahulugan pala noon ay kapag pinako, dahil sa krus.
anong klaseng kamatayan na, at kapag namatay na siya sa krus na yon, the kind of death na he will going to suffer, eh, doon mag-umbisang palalapitin na niya ang lahat ng mga tao. Hindi yung merong nag-worship tayo, lagi nating iangat yung pangalang Jesus para lumapit lahat ng tao sa kanya. Hindi yon. Pag binasa mo yun, ang context talaga noon, sinasabi ni Christ na anong uring kamatayan ang kanyang sasapitin. Okay? So, kaya nga, this is signifying what death he would die. Jesus was lifted up on the cross. There is spiritual application that if we focus on the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, which is the gospel, in our worship and preaching, we can expect people to come to Christ. Okay? Pag ikwento natin yung sufferings niya, yung kanyang uri ng kamatayan, hindi lang kamatayan, kundi yung uri ng kamatayan. Yan. Okay? Doon paumpisa niyang palapitin ang mga tao. At hindi ikaw ang magpapalapit, kundi siya ang magpapalapit, sabi niya. And I will draw all people to myself. Sino? Sino magpapalapit? It is Christ. And I, if I am with the Father, will draw all peoples to myself, sa akin. Now, question. Nung isang gabi, tinawagan ako ng isang leader namin. Sabi ko, oh, mabing gabi na, tumawag ka. Masabi sa akin, ikaw, anong contribution mo sa church growth natin? Sabi ko, wala naman ako. Ang alam ko lang, ang talent o ang tinatawag na mission na binigay sa akin ng Diyos, ang calling ko is of teaching. Kung meron man akong contribution, eh, teaching. Pero yung church growth, hindi ko trabaho yun. Trabaho ng Diyos yun. Kasi kahit anong teaching ko, kung hindi naman sila naniniwala at hindi naman sila palalapitin ng Diyos, they will never respond. Kaya yung kailangan paglapit sa Diyos, yung kailangan pagtanggap sa Diyos, it is not by our might, it is not by our power. Kahit anong pang contribution ng gawin natin, but if God will not move these people, useless lahat yan. Kaya lagi yung sinasabi, always we have to remember, yung church growth sa Great Commission, na ano, baptizing them, teaching them, and I will be with you. Kaya nga yung role ng Holy Spirit sa Book of Acts, hindi pwedeng mawala. Kasi yung conversion nila doon, ay ano, kagagawan din lahat ng Diyos. Okay. Hindi dahil sa magaling kang preacher, hindi dahil sa magaling kang tao, kundi ang talagang nagpapabago ng puso nila, hindi tayo. Sabi nga sa inyo, kanina nag-uusap kami nila Rene Bacane, when I receive the Holy Spirit, hindi ko na naririnig yung sinasabi ng preacher. Hindi ko, ewan ko, kung ganun ang experience ninyo, well, nung nagkakaroon ng altar calling, nagkakaroon ng, yun na nga yung tinatawag na paglapit sa Panginoon, when you receive the Holy Spirit, at kasalukuyang you are receiving the Holy Spirit, naririnig niyo pa ba yung sinasabi ng preacher? Ewan ko, sa akin kasi hindi ko na naririnig eh. Hindi ko na napapansin. Basta patuloy akong parang nakikipag-communicate sa Diyos. And I began speaking in tongues. Yun na siya. Ewan ko, sa inyong experience, wala nang pumapasok sa isip ko kung ano sinasabi ng preacher, basta nandun na, nag-speaking in tongues na ako. Okay? So kasi yun naman talaga. Kapag na-receive ang Holy Spirit, talagang it becomes a union between you and God. Yung Diyos kasi pumasok mo sa iyo. That is a union between you and God na yun. Kayong dalawa na nag-uusap noon. Okay. Acts 16 verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. This verse does not teach that the experience of salvation consists merely
of mental belief or verbal profession. Yeah. So ibig sabihin, yung salitang believe on the Lord Jesus Christ is not merely, hindi lang siya sa tinatawag na nagkaroon ka ng mental belief, yung tinatawag na iniisip mo, naniniwala na ako sa isip ko, or yung verbal profession, oh, naniniwala ako, nagsasalita ka. In the immediate context, yan, which is tinatawag natin literary context. When the Philippians jailer heeded these words, he allowed Paul and Silas to preach the gospel to him. Consequently, he was baptized that same hour or same midnight, no? And received an experience that caused rejoicing. In the larger context of Acts, okay, so hindi lang siya dapat nakatutok yung sa chapter 62. Pag sinabing larger context of Acts, sa kabuuan sinulat yung aklat ng Acts. In the larger context of Acts, we find that repentance, water baptism, and the baptism of the Holy Spirit are all part of New Testament salvation. Okay? Kasi kung dito na natin, Acts 16 verse 31, nagtanong dito yung jailer, what shall I do? What shall I do to be saved? Ang sabi niya doon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ah, yun lang ba yun? O naniniwala na ako, bakit hindi gano'n na nangyari? Kung tutusin, yun lang ang sinabi ni Paul. Anong gagawin ko para ma-save? Di maniwala ka. Pero bakit hindi gano'n ang ginawa na? Ah, gano'n ba? Naniniwala na ako ngayon. Pinaniniwala ako na siya. Ibig ba sabihin, yun lang ang gagawin to be saved? Hindi. Okay? Kasi may proseso pa yan. Ang starting point palagi is believing. Kaya lang, once you believe, okay, kung talagang naniniwala ka, there must be what? A demonstration of that belief. Anong gagawin mo? Makikinig ka ng Bible study. Eh, nag-Bible study muna sila. Okay? At hindi lang siya ang nag-Bible study. Yung buong pamilya niya ang nag-Bible study. Okay? At ang sabi doon, tinanggap nila ang water baptism. Okay? And the baptism of the Holy Spirit are all part of New Testament salvation. You see? So, bagamat yun lang ang bilanggit, pero hindi ibig sabihin, mag-i-stick ka na lang kaagad doon sa talata na yon, believing, but it is actually the starting point of salvation once you believe. Pero hindi nagtatapos sa belief. There must be a demonstration or outward demonstration that you really believe. Unang gagawin, before you believe, you have to listen to the Word of God. Kaya nga, faith cometh through hearing and hearing the Word of God. See? So, paano mangyayari magkaroon siya ng belief? Makinig muna siya ng Word of God. And after hearing the Word of God, there must be repentance and baptism. Okay? So, hindi mo masasabing may pananampalataya na siya unless he listen first to the Word. Okay? Okay. Meron ba gusto magtanong sa inyo? Napansin ninyo yung sinasabi dito ni David Bernard na parang tacitly or silently or indirectly speaking, yung kanya mga binabanggit dito ng mga talata na kuminsan ginagamit din natin ay ikinokorek niya based sa literary context kung paano siya i-interpret. Okay, so okay naman yung one verse evangelism as long as you know the context of the one verse evangelism. Eh nangyari, gumamit tayo ng one verse evangelism without knowing the literary context, yun, na-misapply ko saan-saan. Okay? Kaya nangyari, preach ng preach, yung pala, pag binasa mo yung buong kwento, wala naman pala kinalaman sa kanyang ginawang preaching. Kaya napapansin natin dito na ginagawa ni David Bernard based sa literary context. Tandaan ninyo ha, may mga at least may limang context na yun dapat i-consider in interpreting the scriptures.
grammatical context, historical context, literary context, social context, cultural context. Okay. Actually, sa pag sinabing historical context, malawak yan eh. Okay, pag sinabing historical context, it also involves the study of politics ng panahon na yun. Bakit ganun sila magsalita? Parang ganito. Bakit kakaiba yung kilos natin ng panahon ni Duterte at saka yung panahon ng ni Bongbong Marcos? Ano iba yung political situation ngayon? Okay? Bakit parang nabawasan na yung maraming patayan, nabawasan na yung issue about drugs? Okay? So mapapansin natin na sa historical context, titingnan din natin yung political situation, social condition, yan, yung tinatawag na geographical situation, okay, yung time of yung tinatawag na time of composition, yan. So malawak ang involved sa tinatawag na historical context. Okay? So yun siya. So dito ang pinag-aaralan actually natin is literary context. Pag sinabing literary context ay may kinalaman sa yung pagkakasulat ng banal na kasulatan ayon sa kanyang pagkasunod-sunod ng kwento. So hindi pwedeng may iiwasan ka doon sa pagkasunod sa sequence of the story, hindi pwedeng may iiwasan ka doon kasi medyo mababali yung preaching mo. Kailangan sundin mo yon yung literary context niya, para na sa ganun, hindi ka mawala sa tunay na salita ng Diyos, sa tunay na mensahe ng Diyos. Ngayon, kung pinuputol mo siya, tinatalunan mo, nilalaktawan mo, kasi meron kang gustong i-drive, may problema, kapatid. You are no longer preaching the Word of God based sa kanyang literary context, but you are trying to preach the Word of God but not really the Word of God, kasi may nilaktawan ka na hindi mo na ipapaliwanag kung bakit mo nilaktawan yon. Okay, pwede naman mo siyang laktawan kung sakali namang wala namang epekto doon sa tinatawag na, sabi kanina ni David Bernard, sa mas malawak ng context ng Book of Acts. Yan, sabi niya, sa mas broader in the larger context, sabi niya ganun, larger context. Pag sinabing literary context, minsan nakatutok lang tayo doon sa chapter na yon, sa verse na yon, sa mga sequence ng verses na yon. Pero you have also to understand the larger context. Pag sinabing larger context, so tingnan mo yung kabuuan ng aklat ng Acts. Ano ba ang gusto niyang i-drive talaga dyan? Consistent ba ang Book of Acts sa kanyang gustong i-drive na sistema ng salvation? Okay? So, sa sinasabi ni David Bernard, consistent. Bakit? Kasi halos lahat, hindi ko naman sinasabing lahat, halos lahat, involve palagi ang repentance and water baptism. Saka yung baptism of the Holy Spirit. That is in the larger context. Colossians 2:21. Do not touch, do not taste, do not handle. Some quote this verse as positive example of Christian conduct. So, iba daw, ito raw, kinukot nila yung verse nito sa isang positibong example ng Christian conduct. In actuality, or sa katotohanan, it is a condemnation of legalism. Yan. Sa context na yan. Sa verse 20 kasi sabi nga no, says that since we have died with Christ, we do not need to submit to ceremonial regulations. Bakit? Sa verse 22 at saka 23, explain that such regulation concerns things which varies with the using according to the commandments and doctrines of men.
Kanina, nandun ako kanina sa Bible school. May pinakilala sa akin kanina yung isang pastor. At siya pala yung ano, sa presbyter siya doon sa ganitong lugar. No? So, tatawa-tawa siya at parang bilib na sa sarili. So, tinanong ko siya, tanong ko sa kanya, Pastor, tanongin kita, lagi natin kine-claim na tayo'y apostolic. Eh, mabuti sana kung tayo lang nag-claim apostolic tayo eh. Ang question ko sa'yo, paano tayo naging apostolic? Alam mo, sagot niya? Sabi niya, sa akin walang problema, ewan ko sa iba. So, sumagot ako sa kanya, yun pala, wala palang problema. Eh, di sagutin mo yung tanong ko, bakit tayo tinatawag na apostolic? In what way we become apostolic? Hindi na siya nakasagot. Sabi ko, so may problema ka rin pala. alam nyo, no? Talasan nyo lang yung isip nyo. Makikita nyo, marami kayong mahuhuli na basta tinanggap na lang yung aral na ganito, ganyan-ganyan. Okay, tanggap na lang ng tanggap para masabi nagkakaisa lang. Pero sa totoo lang, kinakailangan ang Espiritu ng Diyos sa atin, hindi pwede maglaban. Okay. Di baling medyo magkaroon ka ng problema sa tao, huwag ka na magkaroon ng problema sa Diyos. Kasi ang tao, wala talaga. Yan naman lang talagang destiny niya pagka hindi siya umiwalay sa Diyos. Pero sa Diyos, hindi ka pwede humiwalay. Kasi kahit anong mangyari, kapag nakatapit ka talaga sa Diyos, at nakahawak sa iyo ang Diyos, never ka niyang ipapahama. Okay? So, ganun ba ang gusto kong maging mindset ninyo lahat? You have to make your own self-discovery. Self-discovery sa salita ng Diyos. Nandiyan, siyempre, nandiyan yung tradisyon. Lahat naman ng Christian religion, anumang sect na lang, may kanya-kanya tinatawag tayong Christian tradition. Tradisyon na natin yun eh. But we have to analyze if this tradition is actually have a biblical basis. May support talaga ang Bible. So we should not only grasp o yung tinatawag na embracing what we have learned from the school, from other books, kundi we have to experience and discover kung ano talaga yung dapat na maging tamang interpretation ng doktrina. Minsan, nangungopia nga lang tayo ng preaching na iba. Uy, ang ganda ng preaching, no? Lista ng lista. Ah, marami ang nakitang ganyan. Lista ng lista. Pagkatapos yun na ang pre-preach niya. Hindi niya pinag-aralan yung nililista ba niya, tama ba? Tama ba yung kanyang nilista? At tama ba yung interpretation? Okay. Kaya nga yun atin ang pag-aralan na nung pinag-usapan natin, sinabi ni Ed Lapis tungkol doon sa ang yung context daw noon na yung binabasa niya sa Luke chapter, ano yata, yung chapter 6 ba yun or what? Ang context daw noon is forgiveness. Okay? So, pinaliwanag ko. Ay hindi, ano? At pag pinag-aralan nyo yung literary context. Okay? So, yun siya. So, again, sabi rito, in verse 22 to 23, explain that such regulation concerning things which perish with the using according to the commandments and doctrines of men and have an appearance of wisdom in self-imposed religion of men and have an appeal sabi na false humility, neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Kasi yung salita, bawal humipo niya, bawal kumain, bawal. Hanggang ngayon, nakakapanood pa rin ako sa mga kasamahan ko dati. Anong relihiyon ang pinagbabawal ang huwag kumain ng baboy? Kami lang yun. Okay. Anong relihiyon na pinatutupad pa rin yung Sabat? Kami lang yun. Yan.
Eh, mabuti sana kung dalawa lang yung utos ng Diyos. Ang dami niyan. At saka, yung applicability, kanino ba ina-apply yun? At para saan? At ano ang purpose? That does it applies to everyone? Kaya nga rin nagkaroon ng issue sa Acts chapter 15. Kasi marami na sanang gumustong tumanggap sa Panginoon. Kaya lang na basahin niyo ulit yung Acts chapter 15, nahadlangan sila ng mga regulations na sinasabi ng mga Hudyo na, oh, sandali, dapat magpatuloy muna kayo. Kasi nang sinasabi ng aklat ni Moises, dapat itong gawin ninyo. Kasi ito sinasabi ng aklat ni Moises. So nagkaroon ng conference. Sinangguni ng mga nila Pablo ito sa mga apostol. At nagkaisa sila, okay, lahat ng sinasabi ng kutusan ay wag na ninyong ibang pansinin dyan. Ang mahalaga dito ay ano, itong tatlong ito, wag na silang kakain ng may dugo, wag na silang kakain na hinahain sa Diyos-Diyosan, at yun, yung iba pa. Ibig sabihin, yung mga bagay na nakakahadlang sa paglapit kay Kristo, inayos ng mga alagad yun. Okay? So, ano siya, baga sa ano, hindi na sila being okay, yung mga Gentiles na yan na gusto lumapit kay Kristo, dapat mag-sabbath keeping yan, o dapat wag na silang kumain ng baboy. Actually, sabi ng daan, wag silang kakain ng mga, ano, ng mga dugo. Okay? So, pinagaan ng mga apostol ang mga tinuturing ng mga hadlang sa pagiging legalism ng mga Hudyo na akala nila they are saved by works. Kaya nga nung yung dalawang nagsamba sa templo, binilangan niya ang Diyos, Lord, nag-aayuno ako at nag-iikapo ako. Yung isa naman, walang may pagmanaki sa Diyos, kundi puro hingi na lang ng tawad. Okay. So ano pa? Sabi niya, Lord, sabi nung ano, hindi ako katulad ng yon nung yung tinuturo niya yung ano, yung parang inunguso niya yung ano, publikano. Yan, di katulad niya. Hindi ako ganito, sabi niya. Hindi lang yung ikapo at saka yung pag-ayo ng kanyang binanggit, kundi kinumpara pa niya ang kanyang sarili doon sa makasalanan. Hindi ako katulad niya na ganun. Salamat. You see, ang legalism, sabi ko nga eh, kahit pag maglegalismo ka pa, hindi naman lahat ng kautosan na sunod mo. Kasi sabi nga, lahat nagkasala. Walang exempted dito. Kahit ano pang relihiyon mo, pasok lahat ng kasalanan dyan. Pwede lang kakaiba ang aral mo. Ibang-iba sa aral ng iba. Pero pagdating sa kasalanan, pasok lahat yan. At yun nga ang problema ng tao. Kaya nagkaroon ng kamatayan because of sin. Hindi dahil sa belief ng ito yung paniniwala ko. Eh paano nga kung hindi naman nagpapakilala sa Diyos, sa iyo ang Diyos na, oh, sa totoo lang, Trinity ako. O kaya sa totoo lang, walang Trinity. Kung hindi naman nagpapakilala sa iyo ang Diyos, at wala kang alam doon, walang mahihiling sa iyo, walang mahihingi sa iyo. Pero, sa usapin ng kasalanan, yun talaga ang issue, kaya nagkaroon ng kamatayan. Eh lahat tayo, humihingi lagi ng buhay na walang hanggan sa Diyos. Okay? So yun siya. At yun ang hanapin natin. Ano yung mga bagay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Okay? So marami yan. Hindi yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 21 na akala nun eh, may kinalaman lagi sa mga positive example ng Christian conduct. Kundi ano, may kinalaman yun sa tinatawag na yung against legalism. Okay, so magtatapos muna tayo sa Colossians. Gusto kong malaman kung may mga tanong kayo. Kasi medyo... Ay, magulang, tatapos na pala. Sige. Okay. 1 Peter chapter 4, verse 17. For the time has come for judgment to begin at the house of God. Yan. Some interpret this verse to mean that we are not accountable for past sins or wrong decisions that took place before we came to Christ. So yung iba, ininterpret nila ito na sabing ganun, na itong verse na ito ay may kinalaman lang doon sa hindi na tayo accountable. Wala na tayong
pananagutan sa Diyos sa mga nakaraan nating kasalanan o yung mga naging maling decision natin na ginawa natin bago tayo lumapit kay Christ. While it is true that Christ forgives all sins, but the focus of this verse, yung 1 Peter chapter 4:17, is on the present responsibility of the believer. Hindi yung past sins, hindi yung nakaraan, kundi yung present responsibility of the believer. It teaches that God will not overlook the sin of a believer. Hindi niya lalampalalampasin yun. Hindi niya i-overlook yun. Yung bang, okay, nalimutan ko na yung mga nakaraan mong kasalanan, kundi yung ngayon lang. Hindi ganun. But in fact, he starts his judgments among believers. Okay? It teaches that God will not overlook the sin of a believer, but in fact, he starts his judgment among believers. Even believers will not escape the consequences of their present sin. Much less unbelievers, mas lalo pa sa mga unbelievers. And it begins with us first, sabi nga ni Peter, kung sa atin magpapasimula ang paghuhukom. What will be the end of those who do not obey the gospel of God? Kung tayo na nga'y matutuwid, kaya sabi na, now if the righteous one is scarcely saved, pag sinabing scarcely, bihira yun. Kung ang matuwid na nga ay bihira na nga, o madalang na nga maligtas, saan pupunta ang mga sinners? Saan sila haharap? Ibig sabihin, matindi. Matindi ang ating Diyos. Hindi porque righteous ko na, automatic yun. Kundi, sabi pa nga ni Pedro dito, bihira na nga, scarce na nga, na maligtas ang mga righteous. Paano pa kaya yung hindi nagpapakatuwid sa buhay? So wala yung kinalaman sa nilampasan na ng Diyos yung ano ha, yung kasalanan mo, mga nakaraan, kundi yung present lang. Hindi ganun, kundi nag-umpisa lahat doon sa mga dati na hanggang sa ngayon. It starts, sabi noon, but in fact, he starts his judgment among believers, sa mga believers, nag-uumpisa. Kumbaga sa ano, nilinisin muna ng Diyos yung ating bayan bago tayo linisin yung mga tagalabas. Parang sinabi niya rin na bago mo sabihin ang puwing ng iyong kapwa, ayusin mo muna yung mata mo, alisin mo muna lahat ng mga puwing bago mo sabihin mali sila. Yan. Okay. As these examples reveals, yung mga pinakita na natin, mga binasa na natin kanina, yung mga examples, one of the best ways to understand a difficult passage of scriptures, yan, para maintindihan natin mahihirap na mga passage sa scriptures, is to carefully read and study the verses, yan, hindi yung verse lang, but the verses before and after it, the immediate context. Yung preceding verse at saka yung succeeding verse. Yan. Yung tinatawag na the immediate verse niya. Okay? So para maintindihan natin. So huwag tayong lalaktaw. Kundi kinakailan tingnan natin yung pagkasunod-sunod ng kwento. Okay? Kaya yung iba, ginagamit nga ng wonder sa call to worship, when there are two or three that gathers in my name, I am in their midst. Kadalasan ginagamit yun sa call to worship. But based sa literary context, walang kinalaman sa worship yun. Okay? May kinalaman yun sa paghahatol sa isang nagkasalang kapatid na ayaw umamin. Ngayon, tinanggap ang usapin sapagkat may mga mahigit sa dalawa, tatlo, na nagpapatotoo as witnesses. And sabi niya, and then I am in their midst. Okay? So, laki ng kasalanan natin sa Diyos. So, may panahon pa para humingi ng tawad. Lord, sorry po sa pinagagawa ko sa pinagsasabi ko sa aking church. Okay?
Pero wag niyo namang aminin agad yung sa inyong charts, no? Baka sabihin, oy, si Pastor pala nagkakamaliwag. Sarili ninyo mo muna and then unti-unti ninyong baguhin. While context is extremely important, sabi niya. While context... Okay, balikan natin. As these examples reveal, one of the best way to understand a difficult passage of scripture is to carefully read and study the verses before and after it. When we consider the entire unit of thought, kasi pinutol natin eh, so hindi natin nakita yung pinaka-entire unit ng thought. Hindi natin nakita yung kabuuan ng diwa, kabuuan ng isip ng pagkakasabi ng ganon. Okay, so yun ang nangyayari. So sabi niya, when we consider the entire unit of thought, often the meaning becomes clear from the text itself. Doon. While context is extremely important, malangang extremely important, we cannot limit the significance or applications of a passage to its original context. Okay? So, hindi natin pwedeng i-limit lang yung significance nito or kaya yung application nito sa original context. Siyempre, dapat may apply din natin sa present situation. Sa tulad ni Christ, Jesus and the apostles extracted principles and significance from various Old Testament stories and applied them to a new context. Yan. Okay. So, ganon, no? Hindi lang pwede sa natin na ito lang idiwa doon. Yan lang ang tanong dito eh. Si Christ at saka yung mga apostol niya, magaling mag-extract. Pag sinaming magaling mag-extract, magaling kumuha ng timeless principle sa Old Testament na applicable sa panahon nila, which must also be our system in understanding the scriptures. Yes, we can read from the Old, from the New Testament, but we have to extract. Kunin natin yung pinakasustansya, yung timeless principle nang sa ganun, may apply din natin sa ating situational context natin. Okay? Sa context ng ating audience. Para makita niya at matandaman niya na talagang yung salita ng Diyos ay hanggang ngayon ay buhay na buhay. Pag sinabing extracting, parang itapon mo yung hindi na kailangan, kunin mo yung talagang pinaka-diwa. Sabi nga eh, the letters killeth, but the spirit gives life. So, tingnan natin yung pinaka-espiritu, pinaka-diwa ng mga sinasabi sa Biblia. Kaya maging ang mga alagad, Jesus and the apostles extracted principles and significance from various Old Testament stories and applied them to new contexts. Okay. As we have cited previously, Jesus used David's eating of shewbread to demonstrate that moral necessity takes precedence over ceremonial law. And furthermore, that he is Lord of the Sabbath. Paul used the law about feeding the ox who grinds the grain to teach that believers should financially support those who minister the gospel to them. Actually, sinabi doon actually sa Old Testament na ano, wag ninyong busalan ang bibig ng baka o ng ox sa panahon na sila'y nagra-grind, sa panahon sila'y tumatrabaho. Sabi ni Pablo doon sa talata na yun, bakit sa tingin ba ninyo, yung ox ang mahalaga dito sa mata ng Diyos? In application, sabi niya, lahat ng mga manggagawa sa bukiran ng ating Panginoon. Teacher man siya, pastor man siya, propeta man siya, evangelist man siya, huwag niyong bubusalan. You have to support them para makapag-continue sa kanilang ministry. Yan. Kaya sabi niya, yun ang sinasabi sa Old Testament, but in application, sabi ni Paul, it also talks about the ministers or the people who are working in the fields of God. Okay? To teach, the believers should financially support, di man financially, morally, yan. O kaya yung materially, anything that will
beg these ministers to continue their godly or divine ministry. Support those who minister the gospel to them. We should also note that in some literary categories, yan, the context is not of great significance. Sa iba lang, no? Yung sa ibang mga salita, no? Let's say sa Proverbs, ang hirap mong makuha dyan ang literary context kasi collections of different sayings yan eh. Parang collection ng iba't ibang mga sayings lang siya eh. So mahirap mong makita yung literary context yan. Kaya sabi niya, we should also note that in some literary categories, the context is not of great significance. Some legal passages collect various laws, yan, collection ng iba't ibang laws that are not closely related. Mass of Proverbs, sabi nga sa kanina, lalo na sa Proverbs, collection lang siya. Consists of discrete proverbs, no? Pinaghalo-halo lang that are not directly related to the ones preceding and following. Okay? Pero sa mga tinatawag na historical, yeah, katulad ng gospel, historical yan, Book of Acts, and then doon sa sinasabi ni Pablo, especially sa kanyang mga epistles, yan. Okay. So at least, nakagraduate na tayo sa literary context. So maliwanag ba sa inyo? Because next meeting, we will be talking about word meanings, how to study words, word study. Yan, sa Bible. Okay? Gagamitin ba agad natin yung Webster Dictionary? Or ano yung dapat nating gamitin? Okay? So, any question? You have 10 minutes. Okay, pwede rin pa rin kayo magtanong. Kung kaya ba ng isip ko, hindi sagutin natin. Okay. Meron bang gusto magtanong? Maliwanag ba sa inyo? Okay, Manoy Manlangit. Manny! Salamat sa mga pag-ala. Manny, sige. Apo, magandang gabi. Prof. Magandang gabi, Manny. Tanong ko lang po tungkol doon sa fasting. Okay. Sa fasting. Kasi hindi lang pala yung pag-abstain sa pagkain ay matatawag na fasting. Yung sa Isaiah. Sa Isaiah 58, tumulong sa mga mahirap, magpakain sa mga dukha. Paraan ng pag-aayuno. Yan sabi po sa Psalm 69 verse 10, pinaparusahan ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa. Ano pa po ba ang ibang paraan para matawag na pag-aayuno? Yung kayang pagpapahirap sa sarili, minsan nga nagpapapako pa sa cross, ano po ba, paano matatawag yun? Actually, kung titingnan mo, yung sinabi ni Christ doon sa kanyang anointing doon sa Luke chapter 4, I was anointed to preach the gospel to the poor, para ang mga may sakit ay makakita, para mapalaya yung mga ano. Actually, yun ang konsepto doon sa Isaiah chapter 58. Now, kanina nabanggit ko, pwede ka rin namang kumakain, but actually, you are also fasting because of social service. Naglilingkod ka sa mga taong nangangailangan. Instead na ikaw ang kakain, minsan ganito nangyari. May pera yan sa bulsa. Tara, magayuno tayo. And then, nagawin natin, pagkatapos ng fasting natin, and then, itong pera ko sa bulsa, ibibili natin ng mga bulalo. Ibig sabihin, sabi sa Isaiah 58, that is for self-benefit. Actually, gusto ng Diyos dito is magkaroon ng benefit, hindi sarili mo, kundi bigyan mo ng benefit yung mga walang-wala. Instead na hindi mo kakainin yung pagkain ito ngayon, bakit ini-stack mo sa refrigerator? Ipamigay mo doon sa walang makain. Imbis na hindi mo muna isusuot yung mga damit na magandang ito, kung tutusin nga eh. Pag sinabi, mga kapatid, may nasunugan tayong mga kaibigan, magbigay tayo ng mga damit. Anong inibigay mong damit? Siyempre, yung mga mawala man sa'yo, walang value. Okay? Hindi masakit. Siyempre, yun ang pinamimigay mo.
eh nung humingi ang Diyos kay Isaac, kay Abraham, okay, susubukan kita ngayon. Ibigay mo sa akin yun, ihain mo sa akin ngayon yung anak mo. Actually, dalawa yung anak niya, di ba? Si Ismael at saka si Isaac. Pero sabi ng Diyos, si Isaac, yung kinalulugdan mo, yung ibigay mo sa akin, ha? Hindi yung anak mo dyan sa labas na wala kang pag-ibig. Yun. Ibig sabihin, pag binasa mo ulit yung Isaiah chapter 58, ang tunay na pag-aayon is giving benefit doon sa mga walang-wala. Rather than, sila sabi nga ng mga reklamo nila doon, Lord, bakit hindi mo nakikita yung aming paghihirap? Bakit hindi mo nakikita yung aming pag-aayunong ganito? Kaya sabi na, yan ba ang pag-aayunong hinahanap ko sa inyo? Hindi ba ito yung pag-aayunong hinihingi ko sa inyo na itong mga taong walang-wala, mga taong nakakulong, mga taong... Eh, sinabi ni Christ, di ba? Nung ako ay may sakit, dinalaw ninyo ako. Nung ako ay nagutom, pinakain. Nung ako ay nauho, pinainom. Nung ako ay nakakulong, dinalaw ninyo ako. Lord, kailan ka namin nakitang ganun? Anong ginawa niya sa mga maliliit na ito? To the least of my brother. Hindi yung sa lahat ng brother. Mayayaman. Hindi yun. Kundi to the least of my brother. Then you have done it unto me. Okay. Eh, kailan niya sasabihin yun? Di ba? Nakalagay sa Matthew chapter 25. Yan yung tinatawag na araw ng paghuhukom. Na, okay. Okay na kayo. Ligtas kayo. Kasi kayo yung mga taong... Alam niyo, nagutom ako, pinakain niyo ako eh. That is in Matthew chapter 25, no? Nung ako'y nauhaw eh, pinainom. Tapos magtatanong, Lord, kailan ka namin nakitang ganito? O anong ginawa niyo sa mga taong mga gipit na ito? Ginawa niyo sa akin. Yun ang sinasabi dito na pag-aayuno na hinahanap ng Panginoon. Yung tinatawag na, naglilingkod ka sa kapwa kahit ikaw ay nababawasan. Pero sabi nga niya, hindi naman kita pagkukulangin. Nandun yun yung pangako sa script. Eh. Sa lahat nga ng pag-aayuno na kapag sinunod mo yun, automatic ang sabi niya doon eh, kapag ikaw ay nanalangin, sasagot agad ako, here I am. Kapag ikaw ay humingi ng tulong, sasagutin kita. I will listen to you. At katulad ka ng isang river or spring of waters na hindi ka matutuyuan kailanman. Okay? Bakit? Yung Espiritu ng Diyos as applied by Christ doon sa John chapter 7 ay ang Holy Spirit hindi kanya bibitawan. Okay. Yung, okay, yung pagpapahirap sa sarili, yung minsan nga nagpapapako din sa cross, ano po ang masasabi? Ano po ang masasabi niyo dyan? Hindi naman nire-require ng Diyos yun. Kaya nga tinanong sila eh. Ito wala pang pagpapako sa cross ha. Kundi tinanong sa verse 3 yata yun. Lord, nakita mo naghihirap na kami, bakit hindi mo kami pinapansin? Eh, tinanong sila na, bakit yan ba? Ang hinahanap kong ayun na ninyo? Okay, sandali, basahin nga natin. Yan. Sabi niya sa chapter 58, verse 5. Ganyan ba ang pag-aayon ng aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hiniling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinipan ng hangin o mahiga kayo sa sako at abo? Yan eh. Nalo, may nagpapako pa. Pag-aayuna na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Yan eh. Ano pa lang yan ha? Practice kasi nila yon na kapag sila'y nag-aayuno, nagpapakita ng kalungkutan eh. Anong ginagawa nila? Nahihiga sila sa sako at saka sa abo. Yung iba pa nga, pinupunit yung damit at nagdadamit ng saklot. Ang sabi nga doon. Pero sabi ng Diyos dito sa kanda, eh, ginawa ninyong seremonya yan eh. Hindi naman talaga tunay kayo nalulungkot eh. Kundi ginawa ninyong pakita lang sa akin yan eh. Pero yan bang hinahanap ko? Okay. Kaya ang tanong niya. Verse 6, ganitong pag-aayon ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga din na makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang panikalan ng inyong mga inalipin. Kaya nga yun nga, yung pagpapalaya. Kasama yun sa mission ni Christ, no? Hindi man niya sinabing ito yung pag-aayuno ko, pero by principle, actually binasa nga niya doon sa Isaiah din yung aklat na yun na nga,
I was anointed. Kay Isaiah din niya binasa yun. At kay Isaiah din doon tinatawag na pag-uusap sa pag-aayuno. Okay, kaya sabi niya verse 7, ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Kaysa yung ikaw ay nagpapakagutom dyan, edi yung pakainin mo yung mga ano, walang makain. Kaysa yung hindi ka kumakain, tapos tinatabi mo kasi nakahanda na yung para mamaya sa breaking. Okay, bulalo tayo. Nakahanda yun, ha? Eh, kaysa ikain mong bulalo, o kaya ikain mo sa matitindi para sa breaking mo, ang breaking mong gawin kagad doon, eh, ipakain mo itong perang itinabi mo, hindi yung nakalaan niya para mamaya sa breaking. Masabi lang na nag-ayuno, nagpahirap. No? Ang nagugutom yung pakanin, ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at ang mga nangangailan ng mga kamag-anak, ay sino pa man ay huwag ninyong kayo magkakait. Kung magkagayo sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal manunumbalik ang inyong kalusugan. Totoo kasi pag nag-ayuno ka, talagang hirap ang kalusugan mo. Pero sabi ng Panginoon dito, ang iyong kalusugan, babalik yan. Mahayag ang inyong, sa inyong unahan ang mabuti ninyong gawa. Kaya si Christ, mapapansin mo, lahat ng kanyang pinagtutulungan, no? Umiikot agad yung balita ano yung sa mga karating na lugar, no? Wala pa man si Christ doon, alam na, kilala na siya. Kaya nga maging sila sa Zacchaeus, gusto nila makita. Gusto ko makita si Christ kasi kilala yung kanyang ginagawang kabutihan. Gusto kong makita si ganito. Kasi mas mauna pang dumating ang chismis sa ibang lugar kaysa ikaw mismo nakarating na doon. Kay kumalat agad. Sa araw na yon, diringgin ni Yahweh ang iyong dalangin. Verse 9, tumatindi. Sa araw na yon, diringgin ni Yahweh ang iyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Okay. So, yan. Revisit mo ng gusto yan, Pastor Manny, at makikita mo na maraming mababago sa iyong buhay. Fasting. Yung tunay na fasting na sinasabi ng Panginoon. Kaya nga kinorek ganyan ang fasting na ibig sabihin sa 58, kundi your right conduct or attitude sa fasting. Okay? Okay po, salamat po, Prof. Okay, sige. Kaya katulad yung mga ginagawa mong tulong sa akin, fasting yun. Siyempre, wala akong pampagamot. E, tinutulungan mo ko, nagpa-fasting ako. Ano yun po? May principle. Bali, ano lang yun. Bali, nag-share lang ng kunting blessing. Okay. Pero at least you are fasting. Fasting na gusto kinalulugdan ng Diyos. Pero mo, lalo na lingkod ng Diyos, tinutulungan mo. Diba sabi nga doon eh, binasa natin kanina, sabi ni Pablo, sinabi sa Old Testament na huwag niyong bubusalan ang ox habang siya'y nag-grind, no, kung tumatrabaho doon sa field. Eh, sa tingin niyo ba, ang Diyos ay pinapahalaga niya yung ox o yung mga manggagawa niya tumatrabaho sa field? Kaya you have to support him. Yeah. Yung mga tulong na binibigyan sa akin, you are also supporting my ministry. At the same time, okay, may ROI naman eh, return of investment. Bakit? Patuloy ko kayong natuturuan. Diba? So okay, may pakinap. So yun ang tinatawag na binabalik din ng Diyos yung inyong ano. Nung ako'y nagtuturo nung araw doon sa San Juan pa eh, at nakakakuha sila ng preaching, nagkakantsawan sila eh. Dahil sa mga tinuturo ko, sabi nila, oh, may pang-preaching ka na. Share mo naman si Pastor Absalud ng tithes mo. Sabi nga ni Pastor Jonathan Suarez, sabi niya, pang 20,000. Sabi niya, sir, pang 20,000 itong ano na to, itong preaching na to. Simadala siya na imbitahan eh. Sabi niya, 20,000 na naman ito. Matindi yung kanyang okay. So, yun siya. May return of investment naman yan. Basta okay, huwag niyo nang kalimutan tumulong sa mga manggagawa ng Diyos na patuloy na nagtatrabaho sa kanyang field. Okay? Kahit na siya evangelist, tulungan mo yan. Lalo na kung siya ay talaga namang maliwanag na
tinawag talaga ng Diyos. Okay? So pag-aayuno 'yun sa mata ng Diyos. Pag-aayuno. Okay, so meron pa bang gusto magtanong? Okay? So masaya ba lahat? Okay, so kung wala na at it's already 12 o'clock. Okay, kung gusto niyo magtanong, ay di open pa ng konti. Kung okay na sa inyo to, ay di at gusto niyo itanong sa ibang pamamaraan, you can ano, pwede kayo magtanong sa GC natin or i-personalize niyo na lang yung inyong pag-PM sa akin. Okay, Pastor Joel, take it away. Praise the Lord. Sa muli po, maraming salamat po, Prof, sa isang napakalawak na pagtuturo. At ito po ay tunay na malawak, hindi katulad ng ating ng aming pong nakasanayan o nakamulatan na yung kakapiranggot na bahagi lamang ng fasting ang aming pong natutunan na ipinaglalaban na akala namin na ito na yung ito na yung tumbok o pinaka kabuuan. Pero salamat po, bro. Ang lawak pala nito. At tunay pong kami po ay napagpala ng mga salita ng Panginoon. Praise God. With that, ay tayo po ay mananalangin sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Muli ko pong tawagan si Brother Manoy Manlangit na pangunahan po tayo sa pangwakas na panalangin. Okay. Sige po, manalangin tayo. Praise God. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Panginoong Jesus, muli sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagpapalang aming nakamtan sa gabing ito sa pamamagitan po ng pagtuturo ng iyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Lord, Panginoon, at muli mo kaming na-elaborate ang iyong salita na papalawig, na bibigyan ng malalim na kahulugan, Panginoon, Lord God Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aming mga naririnig ay isang kayamanan ng aming mga kaisipan upang lalo kaming mapalawak ang kaunawaan sa pamamagitan ng iyong salita. At ito po ay ang Biblia, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa mga nakinig ngayong gabi. Muli mo po kaming ibalik sa araw ng Martes, Panginoon, Lord God, upang aming talakayin muli ang iyong salita, Panginoon. Salamat po sa mga nakinig sa gabing ito. Salamat sa bawat isa, lalong-lalo na po sa aming tagapagturo, si Prof. Si Absalud, Panginoon, Lord God, Jesus. Muli ang salamat po ng marami sa taong ito, Panginoon, na patuloy mo pong ginagamit upang mai-enhance ang kabutihan mo sa pamamagitan ng salita, Panginoon, Lord God, Jesus, na nagmumula sa iyo. Purihin ka, Ama, sa gabing ito, Panginoon. Ingatan mo siya, Panginoon, ang aming propesor, ang kanyang kalusugan, Panginoon, at pagpapala, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God Jesus, sa kanyang nasasakupan. Purihin ka, Ama, salamat po ng marami. At sa bawat isa, inihiling po namin ang pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isang mga pastor na nakikinig po ngayong gabi. Purihin ka, Ama, salamat ng marami. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Amen. Maraming salamat po at salamat po muli sa isang makabuluhang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa mga gusto pong mapanood o mapakinggan yung ating pong replay, ay meron na pong sinend si Pastor Romil na link sa YouTube para ating pong pwedeng balikan. At pwede rin po natin ma-share sa mga gusto nating maabot pa. Ayan, i-share po ni Pastor Romil yung link para yung iba po ay meron silang idea kasi yung iba po hindi pa po nila na hindi pa sila naka-experience na makapasok sa ganitong room o sa virtual, mga kapatid, ay para mapakinggan din po nila yung replay. Okay? At sa lahat po ng mga na-bless ng pagtuturo po ni Prof, ay pwede po tayong mag-send ng ating pong love gift, love offering. At sabi ni Prof ay pwede naman pong yung ano sa katapusan po ng buwan.
tapusan po ng bond, pwede po natin i-send sa Gmail o sa GCash account ni Pastor Mil na kanya pong sinisend sa ating pong GC at sa amount na sa tingin niyo po ay deserve ng ating professor. At doon po sa mga wala ay tuloy lang po. At pag sa time na tayo po ay nagkaroon ng blessing ay pwede tayong bumawi. Praise the Lord. At ang ating po mga binibigay naman kay Prof, ito po ay talagang sulit naman po. Sulit na sulit po dahil ito po ay talagang napakaganda ng ating pong natututunan dito. At nadadagdagan po yung ating kumpiyansa na ipangaral ang salita ng Panginoon dahil alam natin na accurate ang ating tinuturo. At salamat po Prof. At sa ating pong GC ay pwede po nating makita yung GCash account ni Pastor Romil Gitigan na ito naman po i-forward natin sa ating professor. Yun lamang po at pagpalain po tayo ng Panginoon. We're dismissed in Jesus' name. Kita-kits po ulit sa susunod na Monday and Tuesday. God bless us all po. God bless po. God bless po. Okay. God bless po sa lahat. Amen.